And nagbabalik kami guys for the OGA Dota Pit NA Tournament mga boss. And kami na naman maging shoutcaster nyo. This is Dark Star Dota. And nandyan din si Daddy A, ang bago nating caster mga boss. Ayan. So game number 2 na po tayo mga Serenki. Kami na... So game number 2 pa lang to guys. Na may minute lang ako saglit. Na-interrupt tuloy ako. Biglang nag-ano eh. Biglang lumitaw yung stream. Ayan. And share nyo na po yung ating live stream mga boss. May bet ba tayo dyan, Rev? Wala ba tayong bet dyan? Asan? Let's go, let's go. Check natin bet, guys. Oh, bumaba na naman yung pera. Bumaba na naman yung ads. Oo nga, no? Nangyari dyan? Natalo? Queen si Crow na, sige. Queen si Crow. Possible yun, 1370, no? Okay, so yan guys. So kung gusto nyo ng mga bets or may mga online casino, punta na kayo sa phoenixbet.com and use our promo code LUPONWXE. Lowercase lang naman mga boss. And kung may tanong kayo about sa mga deposits or kahit anuman transaction regarding sa phoenixbet.com, ipm nyo lang yung page ng Kuya Nick. Meron naman isang representative ng magre-respond sa mga ano niyo, sa mga tanong niyo mga boss regarding sa mga betting sites including this sa PhoenixBet. So ayan kung okay. Medyo weird yung pick nila dito, no? Kasi Batrider pwede pa naman siyang gawing position 5. Well, sobrang dalang lang makikita kasi ng position 5 na Batrider, which is nagiging effective naman mga boss. Pero given na nakikita ko talaga yung Void Spirit, mukhang mid na. Kasi binaban nila mga kalaban sa mid. Binaban nila. Lahat puro mid laner. Doom, Viper, Ember, Yop, DT. May huwaga nila sa... Kasi yung cooldown na side, Global Silence, binababa eh. Tama? Oo. Binababa? Oo. Wait lang, check ko ulit. Kung tama. Binababa. Binababa. Yung ultimate yung global side. Pinababa nga kapag level ano na, no? Pag level 3 na yung level 18, di ba? 100 seconds. Gusto ko sana i-point out dito yung Mirana ng Queen si Crow. 100% win rate, man. Yung last series nila, wala pang talo as of late. Yung mga Mirana picks nila lagi, this month. Sa mga recent wala, early picks nila. Pero pang control lang kami dito, ha? Business associate, talagang mabakbakan kung bakbakan na meron silang dalawang AOE na pwedeng patamaan, ultimate skill, tapos dalawang pang hold, lasso, tapos pins grip, tapos echo slam naman, saka kokoram, barko. Yung ram damage din ng ulti ni Koga. Paano? Tapos X mark pa. Oh, dami lang win ng pang catch. Sun King, okay. Contra Sun King na to eh. But, so anong lane itong ni Eng? Parang kind of feel na ano, medyo na parang yung Lancer dito parang magiging carry yata to. Pero tingnan na kasi Enchantress more on pinoposition 5 na to eh. Hindi na siya masyado kaya ganito naman yung silencer, yung silencer naman position 5 ganina. Ingat din. Nakabugbog lang talaga, nakabugbog. Oh, yeah. Iniisip ko lang kasi dito men yung Enchantress sa nila pagpesto kung hindi man position 5 inch. Sa bagay, pwede nyo mag-Sun King 4 eh. Parang goods din, goods pa rin naman. Oh, carry na lang yung kulang nila dito mga boss. Ayan. Shoutout sa mga viewers natin dyan, sa Team Puyats, lalo na sa mga bet lords natin dyan. Ayan, share nyo na yung ating live stream mga boss. Excuse. Tamang kape lang tayo dyan. Ayan guys, kape-kape muna. Medyo mas maganda yung lane ng Void Spirit kung kontra sa Koka. Hmm. No? I think mas... favorable. Carry na nga lang ko lang nila. Possible ayaw ng Void Spirit. Ayaw ng Void Spirit. Possible ng Void Spirit na ano to. Na carry. Parang medyo weird. Then mid lane yan. Kasi yung way ng pagban nila kanina, tinan mo. Sunod-sunod na puro mid laner na pinabinan nila. Yung mga tipong makakabo. Yung tipong makakabosit sa ano, sa Void Spirit. Mukhang talaga sinuportahan yun nila. Pero hindi natin alam kasi yung drop dito medyo minsan magulo eh. Akala mo mid lane na tapos iiwas pa pala.
Madami. Shoutout nga po kay Sir Neil Jasper, kay Sir Sir Christian, kay Sir Crescendo, kay Sir Joe Simon yon. Magandang-magandang umaga nga pala sa inyo lahat. Shoutout din nga pala kay Sir Julian Miguel. Lagi natin kasama sa kapuyatan niyan dito ah. Yung Quincy Corea yata yung malakas ngayon sa NA region. Actually oo, parang as of late maganda naman naging stellar performance nila sa mga online qualifiers. Yung EG kasi hindi sila kompleto lagi eh. Rasi Ramses tsaka si Abed. Kaya parang hindi ganun nag-perform well yung EG as of late sa mga online tournaments. Ngayon sila naman nag-spectre dito. Okay, so sa bagay, baka steel pick na rin to for Quincy Crew kasi baka mag-spectre din nga sila dito. Kung makikita mo kasi sobrang lambot ng lineup dito ng Quincy Crew kaya kinuna lang din ang dito yung spectre. So may mga ano pa naman? Ano pa bang magandang meron pala ako nakikitang isa. Parang kasi pag gusto mag-initiate ng Bat Rider, if ever mas pat sila dito, may kasi yung Global Silence, parang matutulad nung kanina. Yung gusto nilang parang gusto nilang gumawa na maka-pick up ng hero, pwedeng ma-turn around. Diba? Dahil dun sa Global Silence. Nangyari sa kanila kanina eh. Diba? Nakita naman natin yun. Yung Storm yung standing strong dun sa labanan dun sa may triangle ng Dire, diba? So may jungle gap na triangle jungle gap nila. Yung last clash nila, no? Hindi, yung ba? Hindi pa yun. Okay. Event sila dito. Okay. So, mag-counter rin naman for... Wait, actually nakita na natin si Ben kahapon, 'di ba? Medyo maganda naman ng performance. Pero dito siguro mas pabor ako sa Spectre ngayon kasi your Spectre din 'to eh, parang hindi mo rin pwedeng i-disregard mga boss eh. Takas din ang Spectre in terms of late game. Kaya niya makipagsabayan dito kay Sven. Not unless dito yung Sven, medyo maglililo mo na yan. Pas nakakuha pa ng mga 45 items pa yan. Tingin ko makasabay na siya dito kay Spectre. Oh, pero ano, nakakatakot yung ang lineup ng Business Associate, dami lockdown yan. Yun din yung parang medyo tihad. Tama ba sasabihin kong term, perma stun? Permanent stun, totoo. Ang dami nilang win ng pang-lock eh. Fiend's Grip, Echo Slam, Batrider Ulti. Pero good thing dito may silencer, so tingin ko kailangan nilang maging more careful sa silencer dito. Ayun lang, kaso... Ano sila dito, Lotus Orber BKB. Pang-counter din sa global. Pero tingnan natin ha, parang... Di ako pa... Parang may feel akong mas gaganda yung spec dito eh. Mas maganda yata yung spec late game kaysa sa Sven mamaya. In terms of player din eh. Alam naman na, kung makita mo yung galaw kanina nung game 1, Sobrang flawless ng galaw ng mga supers dito ng Quincy. Hindi yung parang kinakaantok yun eh. Gusto kong ina-eye dito. Kaya, para saan mas maganda yung magiging lane na Spectre dito. Kakaroon siya ng good time dito mamaya. Pero ano natin, given is Ben, isa rin yung hero na item defendant dito. Yun din eh. Kailangan pa, parang Spectre din. That is what you sound like! Such a limited. So okay, this is the game number 2 between Quincy Crew and Business Associates. So pakilala ko muna Dark Star sa side ng Quincy Crew. Yeah, war with the Spectre, Void Spirit nga rito na CCNC Lelis using the Sun King MSS with the Enchantress SBG using the Silencer. Sa side naman dito ng Business Associates, we have Fear para sa Bane, Sven naman dito by Moo, Snaking para sa Earthshaker, NV para dito sa Kongka, and ito naman si Brax para dito sa Batrider. Utragis talagang NASA dudes, no? Ito yung tipong wala nang intro eh. Oh, bakbaka na agad dito CCNC, pero si Moody Legado rito free sa laban sa apat. Fisher ginamit, yun lang. Napakamali sila ng pinasukan liga. Business Associate, mamamatay kagad yung kanilang carry at 1-0 kagad para sa straight ng Quincy. Kung grabe talaga itong mga tao sa NA, no? Para sila naka-Enerbon active. Shoutout nga pala sa Enerbon active, ba? Pero... yun nga, may problema yung mic natin eh, pero hindi natin, pero yun lang ha, 1-0 ha, para sa side ng Quincy Crew ha. Ayusin na lang natin yan guys, medyo nagkano lang, kanina okay naman yung mic dito ni Boss A eh. Ngayon parang nung biglang nag-stream, nag-static lang, pero bear with us na lang muna mga boss. Ursa maganda sa business. Actually, parang iniisip ko rin talaga Ursa sa pick kanina. Kaso big na sila ng Sven eh.
sa bagay, kung ako tatanungin, Ursa over Sven. Mas gusto ko yung Ursa ngayon kasi ngayon, yung itemization ng Ursa, nag-skill talaga siya ng late game. Paulit na naman. First blood, tapos tatlong bounty rune. Oo nga, no. Parang kanina lang, no? First blood. Pero ang maganda dito is, mas better yung first blood nila, unlike nung game 1. Mas ganyan nakuha nila ngayon. Mas ganyan nakuha nila. Yun lang. Pero hindi, wala pa naman yun. Wala pa namang laning phase. Makakabalik naman yun. Makakalay naman kagad. Pero advantage nga lang sa kanila, yung holds na experience, medyo may lalamang. Tapos Giver ang nakakuha pa ng CCNC. Mas maaga siyang magle-level 2 kumpara dito kay Eternal Envy sa mid lane. Ito mo, yun lang, nagpakakuha na 4-0 na in terms of CS nga yung Void's Will. No. Pero usually kasi yung itong si Kunga, lumalasit. Lamang talaga yun sa lasit dahil dito sa Tidebreaker. Pero ngayon, parang... na-outplayed lang siya dito ni CCNC, kaya siguro ano, medyo nagiging lackluster siya in terms of lane. Tsaka knowing Envy, di naman siya mid yet. Di naman talaga siya mid eh. Carry talaga yung role nito eh. Oh, pero dito sa... Pero dito, siya talaga nakikita ko mid lane sana eh. Sa business associates. Oo. Simula nung nag-just roster change dito yung business. Kinuha yata nila si Snaking tsaka si Envy. Since nun, parang... lagi silang third. Kung di ako nagkakamali sa mga online tournaments. Hindi sila masyadong nag-tease. Nakaka-grand finals. Nakatipoy pa yung courier. Pero itong Sphere, ito, veteran na to. Old man na ito eh. Kaya nag-adjust na rin siya din ng position 5. Pero speaking of which... Body block, globe naman na next level play. 2-0 kagad para sa side ng Queen si Crew. Ito, binablock na nga nila yung mga camp. Tinipan pang hari yung Sphere. Grabe naman yung tip dun. Binablock ng dalawang ano, skeleton. Eh. Di expected yun. Parang sobrang in-outreach siya dun ni ano. Itong si Enchantress niya. Pero tingnan natin ha. Medyo time pa naman dito sa bottom lane. Wala masyadong nangyayari. Kakat lang ng green wave itong si Earthshaker. Ah, ngayon kasi mga boss. Yung pagkakat na ng creeping ngayon is beyond the tier 1 na siya. Hindi na siya pwede from the tier 2. Basta pumunta ka muna sa tier 1 para maano mo. Makuha mo yung isang creep wave. Dati kasi ginagawa ng mga axe, yung mga nagbabactor is kinukuha na yung creep wave. Ngayon, invermable na sila kapag kukunin mo sila sa tier 2. Wala mo bang mga tier 1 mga boss. Ganda ng CS ng Void Sphere sa 19-7 kontra sa 10-0. Hindi kasi nag-factor talaga maaga siya nag-level 2. Ah, yun din eh. Yun yung maganda. Oo, sa kanya nakuha yung punta yung first blood siya, nakapatay ganun. Meron mo siya third skill. Resonant Pulse. Pero yun, umangat na yung ano dito. Pero na-pick up yung silent dyan sa may bottom lane. So off some kill doon. So 2-1, 3-1 rather yung score natin dito kung yung si Crew. At yun yung kalamangan in terms of score. Tapos 1k gold lead para sa kanila. Gugawin natin, inadukay niya rito ng alaga ni MSN, pero patulog na lang yung sagot. Ano pala to ha? Old school Dota 1 combo, no? Bane sa cash bin, no? Labanan dati ng 2 versus 2 sa Dota 1, naalala ko nun. Last kasi ng Sven dati, no? Yung binabattle Fury. Ah, hindi. Sven Rasta pala yun. Sven Shadow siya. Shaman. Mm-hmm. Okay, yeah. I see. Ano ba kasama ng Bane nun? Bane Skeleton. Skeleton King o Raid King, no? Tama. Hindi ko maglaro ng Dota 1, Darkstar? Actually, 2 years lang. 2 years na ako nag-Dota 1. Hindi ako masyado nag-hack. Pero ayun, patay dito si Brox. Nung nag-release yung Dota 2, dun na ako naglaro eh. Para naging competitive. Pero yung mga pusta ng Dota 1, di talaga ako naging ano. Di ako, bago-bago pa lang ako. Yan, Garena din. Garena days din. Doon na lang akong kumpisa. So, may room nun eh. Medyo buta ko pa ako nun. So, tingnan natin ha. Pero 2k golding men. Sobrang aga ng lead dito for Quincy ko ha. Quincy Crew ha. Well, sobrang dalang din kasi natin nakakita ng ganitong aga ng lead. Para sa akin. It's been a while.
Pero bounty rin mag- ganda kasi ng lane nila. Kasi yung Spectre, kita mo naman yung perm pangalawa sa network dito. Pero bounty rin, up na nga dito. Nakagaw, nakagaw ba ni... I'll take your tribute. Ah, na, hindi. Nakuha ni... Siya ba nakakuha? Ba, Bane? Ah, nakuha ni Bane. Nakuha yata ni Bane. Bounty. Yeah, 2 for 2 lang. Ah, ano? 2 for 2 lang ba? Oh, 2 for 2, 2 for 2. Ano? Sorry, di kabisado eh kasi di siya naka-indicate yung mga team eh. Hindi siya yung pure alam mo na lang. Na nakikita mo lang pangalan talaga ng ano. Pwede masasabi kung tama ba yung nasabi natin na bounty run 2 for 2, 4 for 3 for 1, ganyan. Pero medyo nasasaktan si Musa top lane eh, no? Medyo nasusunaw siya rito ng Sun King. Hindi, ang katiting kasi ng Caustic men. Tsaka binuff din kasi ito eh. Kaya yung mga melee heroes dito, medyo magsasuffer talaga sila dito kay Sun King. Kakaroon sila ng magandang games. Pero ako, eto may hate ng mga kaibigan. Si CNC nakakapon siya ng possible target. Sinalubong pa nga ni Enchantress at wala nga siyang lulutupan mga kaibigan. 5-1 yung ating score. Eto naku po, Envy. Torrent pero di ka tama. Immediate. Natap nga siya ng bar po. Pero nga CNC kamang from Bane. Eto na nga nagkakaroon pa rin bakbakan. Oh, ano nga dito? Uy, naku, sakit ang patulog pa. Pero sinabi na mabubuhay dyan. Nagkas na nga siya ng stick. Grabe namang ikutan dito, pero nakadalawang patay ito rin sa main middle lane. Ay, B! Matadamay pa, make it 3! Eto na nga si Snake yung mga kapagadamay pa yata! Ayun, double kill! Para kay CCNC at akot silang tulog dun sa main middle lane, ako po. Grabe, ina-outplayed sila dito ng Queen si Crewman from game number 1 pa lang. Yung mga supports din dito, laging sulit yung rotations nila. Parang nung nangyari... May ward pa sila dun no, sa mid lane. May team ward pa sila dun. So, parang hindi nila nakapitalize yung pag-ward nila dito, no? Hindi pa nila na-utilize. Kasi, so, galing nga itong si Enchantress sa top lane eh. After nila makuha dito snaking, then nung nag-spawn si Envy, tuloy-tuloy yung pagiging aggression nila dito sa mid lane. Oh, medyo, uy. Uy! Nakapigap pa si Yowar dun. Oo. Grabe siya naman. Sinislow, nangagaw nga lang ng buhay. Ito, tamang ulitan to. MSS naman kay Pierre. Pero mo, nag-aabang siya dito sa may high ground. Let's see, meron siyang... Meron siyang god. Meron? 7-6? Ikot. Ah, meron sa Stunstorm yun lang. Uy, dito ako shit. Pero yung Spectre Hunt, man. Uy, yawal! Nakakamoy nga siya dito, pero nag-change siya ang target niya. Gusto nga niya na malaking isda, pero killing spree. 10-2 na yung ating score. Diyos ko, guys. Lord, what's happening for Business Associate, mga boss? Di ganito yung performance nila nung kahapon, di ba? Palag-palag sila dito ngayon. Ina-outplayed sila dito ng Queen Sigro all around the map. Pero si Brax nandito na, guys. Naku po. Mukhang mapapatay pa yata siya, men. Naku po. Naku po. Oh, slow na naman. Naku po. Now he's dead. Grabe. Kanina, kikikikim siya. Ngayon naman, ba? Binarubal talaga siya. Na-expected na magsasama. Aray ko po, Dinners of Silence, sinabu. Grabe, may tower pa dun, oh. May disrespect na nila yung tower. Grabe, Eternal Envy dito, nilalaro ng dalawang hero. ES been kited, ito na nga, abulot pa nila. Seizure has been pop, tumama nga sa dalawa. Pero ano bang kailangan nilang gawin? Isipin mo, na-tone out ka sa sarili mo, Tore. Tapos sobrang tip dito ni SPG, men. Di wala siyang katakot-takot. Kasi ito na nga rito mga kaibigan, nilabo nga ng CCNC. Mukhang delegado nga si Snaking at he will fall. At instant intelligence nga rito, mapupunta sa isang silencer. At 12-2 yung ating score, malapit na tayo sa 10-minute bounce. Pero nako, at nakagulo-gulo nga yung mga tropa natin sa business sa Soul Week. Grabe. All around the map, pati yung mga supports nila dito, medyo. Ang ganda rin naging performance nila. Tsaka yung rotations nila, men, sobrang on point. Lalo na, isipin mo, silencer nagro-rotate sa mid lane. Di natin expect to, kasi itong silencer, more mag-stay lang sa bottom lane to eh. Kaso, nako, smoke up dito for Queen Sigro, alam nila na dito smoke. Nako, let's go. Ayun lang. Nakapag-out naman. Buti nakaramdam siya doon, or else pwede siyang kunin dito ng Queen Sigro, men. Ang ganda din ng team forward nila dito sa may triangle. Tapos kukuha pa ng Sun King stacks. Sobrang basic dito for Queen Sigro, mga boss.
Parang hindi na yata advisable na mag-invest ka. Parang hindi na. Kaso parang tutuloy pa niya men. The tier 1 makukuha pa dito. Kaso Envy! Grabe! Sinusulugan siya dito na yung war! Oh no! Not a good start for this Kunga. Pero yung Ed's being... Finally? Ay, di ba? Di pa yata makakuli men. Meron bang sentry? Wala sila ng detect. Ayun lang. Aawit na yun. Patay yata. Aawit na yun. Ay, patay yung kill lang. Parang tanggap na yung kill na yun, kaso. Mo? Delikado. Delikado. Ingat na mamay Elder Remnant. Pero slow naman siya. Pero still, he will fall. Para dito kay CNC. Naku po. Internet looking good. Para na side ng business associates. At we have a 14-3 score line dito. Tatalo sila na lang mag-isang score, labing isa. Tapos 5k gold lead. Ayun nga lang, medyo awit. Medyo awit nga yung mga boss. Although Sanji namatay sa engagement yan. Pero di pa rin suwit kasi core yung nakuha nila men. Which is itong Sven na hindi pa siya maidas. Naganda eh, siguro nag-stay yung Sun King doon, alam mo bakit. Para sa kanya yung Batrider. Hindi na makabackup kita rin sa SB. Naganda rin yung coordination. Here comes the totem, Sandstorm, Fissure will connect to 2, pero dalawa naman yung babanat dito. Here comes the totem kumunek, pero instant TP din natin mamatay. Pero nabuhay siya. Swerte lang kasi si Nate. True. Smata style pa dito yung Spectre. Tapos maya siya na siya, man. So hindi siya mag-regens. Pero expect ko kasi pag sobrang snowball ng Spectre dito sa Quay Farm, ginagawa talaga nilang regens. Pero tingin ko sa bagay, okay naman. Siguro gusto talaga makipagbakbakan dito yung yung Manta tsaka Diffusal, siguro yung pwede yung maging possible na item choice niya dito. Ito malapit na yung spin sa ano sa Midas. 100 no? 100 gold pa. Hindi ko alam kung afford pa niya dito yung Midas. Ayun, okay na ma-deliver na. So kailangan lang kailangan ma-hold dito ng business associate yung ano nila. Yung game na to. Gusto talaga lang magtagal sa tapang eh, mayroong global silence. Astral Step, dissimulate. At patay nga rito yung Earthshaker mga kaibigan. Just like that, 15-3 yung ating score dito. At pwede nga nila itulak yung top lane. Naku po, paano papapakinabangan ng isang Sven yung kanyang Midas kung mauubos na lahat ng towers niya. Kaso ii, naglalakad siya dito men, wala rin siya mag-farm. Sobrang behind niya men, siya pinaka lowest na core. Medyo patas pa siya dito kay Sun King men. Kaya ako medyo awit din dito si Isama mga boss. Di gumagana yung pagiging mid laner eh. Medyo nakakontrol ka agad sa mid lane. Pero kata naman yung ano eh. Okay, Astral Step. Parang di talaga nila natatakot sa presence ng Eternal AMD, no? At nag-farto nga siya rito sa sarili nga niyang kampo. X-Mark ng malapitan, mga kaibigan. Here comes the Lasso. Pero yun lang ang sagot. Global silence. Pero naigasan na nga yung Lasso. Astral Step out together with the Dissimulate. At ligtas na ligtas nga rito si tropa nating CGNC. Pero na-burn up na yung kanila mga ultimate skill nga rito, mga kaibigan. Ito na nga instant curse of silence. At into 2. Inaabot pa nga yung Earthshaker. Free nga ng Impetus. Egos lang sa loop. Walang inabot si Snake King. Pero here comes Yawar. Ito na nga yung pasukan ng parang bidang-bidang mga kaibigan. Here comes the X-Mark. Pero para saan? Torrent. Sinagot nga lang ng Dissimulate. Pero Astral Step, nakakontrol nga nila si Envy rito. Moving sa Godstrike. Napatay nga niya yung Entrantress. Pero papanahan siya rito. Ang tatlong hero. May kasama nga pang Epicenter. At apat yung patay kagad. Double kill pa rito. Para sa ating Spectre. May kita 8k goal lead. 14 minute mark. What else? No? Trap. Sobra. Tsaka I think 4 dead yata yung namatay dun. Pero... Puts talaga yung teamfight eh. Nakakited out lang lagi dito. Yung Echoes lang parang sobrang awit talaga nun. Walang tinamaan. Wala tinamaan. Salungkulan din ito mama. Sobra. Parang all-in na siya dun eh. Ang problema dito, pagka tinake down na lahat ng towers dito, kasi tingin ko may possibility na kaya naman nilang gawin yun. Ato, yung tier 1 tower dito sa baba, kaya naman kunin to ng Spectre. At yun lang, paano gagana yung Midas pagka yung map-control dito ng Queen si Crew, todo na. Ito, na-top yung SOD, pero nasa bunutan nga yung Sun King. Lasso, magkakabilang target, Firefly. Wala pala Lasso na available. Ah, nasa hindi pala siya. Oh, no. Na-mult. Kaya ba? I think it's dead.
is dead pa yata ito si SPG. Nandiyan na si Queen? Just to back up? Hindi, walang na-available. And then, I think okay lang. Mukhang giniginib na nila na ayos na napatay na yung dalawan. Pero badly needed kill yun for Queen's, for Business Association, no? Kasi lagi sila na-out with everything invite eh. Ayan, nakakuha naman sila ng casualty. Kahit support dito, sobrang importante na sa kanila yun. Pero si yari Moody, sila. Yari sila dito pag ano. Yari sila dito pag si Void Spirit nakabuo na ng Aghanims. Malapit na eh. Oh, medyo medyo delikado yung backline dito lalo na si Bane. Pag nahuli siya dito, it's after a step lang. Kaya ba nila? Let's go ng NB, hindi natin pwede ka makontrol pero walang lasok available dito. Ayun nga, pero pala rather, pero global silence has been popped. Eto na, pwede nga silang bumalik dito. Silence nga si Eternal Envy. Instant hand gun from the Spectre. Nahahabol nga sila dito. Eternal Envy. Mukhang pwede mabigyan. Pero yun nga lang, hindi nga natatakot ang isa. Pero they will still continue to chase. At patay nga rito. Yung isang Batrider. Lumipat naman sila sa kabilang channel. Eto na, pagbukot nga nila si Bane. Hindi natin pwede ma-pick up. Another kill. Double kill nga rito para sa isang Spectre. Ay, kumuha niya ng, ano, ng Arcane na bukasa. Ako, bakit sila ako. Arcane rune. Ano ka lahat yung buhay? Ayun! Ayun, follow up by the stun? Hindi! No. Nandun yung ano eh! Bakit? Oo, oh, nandun yung... Nandito si Void eh. Hindi niya expect... Ewan ko. Parang sobrang questionable ah. Kaya... Sinacrifice pa niya sa sarili niya doon. Parang hindi talaga worth it. Diba ba? Eh, nung hindi na maintindihan dito. Pero 23-7 yung score natin. At namang na lamang pa rin dito yung Queen si Crew with their 10k gold lead. Sobrang medyo lamang sobrang ano talaga nila para saan Spectre game talaga to actually Void Spirit game talaga to eh actually lahat sila perform very well sobrang na outplayed nila dito yung business mga boss di ganito yung performance nila nung nakaraan ah parang yan yung sinasabi natin men na ano EE problems to. Nagsayang na naman sila ng smoke. Oo. Diba, mag-word lang. At may na-accomplish ka. Maglalagay ka ng deep word. Ayun. Yep. Maglagay yung deep ng word daw. Ito natin. Kaya ba? Okay. Pero hunt, available. Pero wala nga tayo rito ng global silence. Ito na nga. Ito na mga tropa natin. Digit-digit nga silang lima. Kailangan nila tumakbo. Na meron nga nahiwalay na kung ka. Nandito nga siya sa high ground tumaan. Pero let's see, pwede nga siyang ma-slow down dito. Ayun nga lang, na-purge siya. Pero napakagandang lato. Intercessor pero sa ilan sila mga kaibigan. Pero mayroong barko. Pero mayroong nasa bunutan mga sir. Pero dito may low ground. Inabot niya lang po. Here comes the global silence. Ito na nga yung pinakamalaki nilang problema. Grabe, bababa ng pababuhay. Buhay dito na lahat ng business associates. Godlike strength na nga rin para Inspector. Oy, no. At siya pa nga tapos dito. Nagahanap pa nga siya ng iba. Ito na nga. Pwede nga siyang umabula. Abutan nga niya dito si Eternal Envy. My GTS. Ito ako. Inspector Dagger. Pero GTS with gold. Oh, yung bilis ng game. Binisikan dito ng Queen's Root. 2 games in a row, no? Pero mas madali, mas sobrang one-sided din nito, men. Tsaka bugbog din si NB. Yun din yung parang medyo awit talaga. Yung lineup. Alam mo yung pinakamasakit na sa naglalaro ka ng Dota. Ha, Darkstar. Yung ma-zone out ka sa sarili mong tower. Tier 1 pa yun. Isipin mo, hindi ka makalapit sa tower mo. Oo. Oh. Pag ano yun, pag MMR yun, auto-tilt talaga. Tapos walang pa nagpa-backup. Matik yun. Oh. Sobrang dito pa, hindi siya makalapit sa sarili niya tower. Ano mo, ilang minuto ba yun? Hindi siya makalapit. 7-8 minutes yata yun. Basta gabi, night time. Imagine mo yun. Oo. Ano ba na buo ni Envy? Dalawang bracer, Facebook, saka over. Hindi ko nga talaga gusto yung Midas dun. Oo, dapat parang sobrang behind na sila. Pero parang pinilit pa rin nila, no? Kala nilang magka-comeback sila. Pero tingin ko mali talaga yun. Nagpilit sila ng teamfight, eh. Tingin ko dapat nag-steady gold team sila. Kasi Midas, ano yung efficient ng Midas? Anong gamit ng Midas kung magti-teamfight? Parang di talaga sulit. Pwede naman yung Midas kaso nga rin sa situation na tulad nung kanina. Sobrang behind nila. Oo nga, eh. Kaso sobrang GG talaga.
Wala si Envy, parang hindi ko alam. wala mo talaga masabi dito kay Envy. Laging lag, tsaka ganito lagi sila, lagi nagche-choke din sa ano. Lagi sila nagche-choke sa pag lower bracket finals. Kumbaga para parang ano na din sila, parang EG pagdating sa LAN. Pero malakas sila pag lower bracket, biglang choker sa ano, biglang choker sa pagpupunta ng grand final sa mga online tournaments. Pero hindi natin masabi. Pero Green Sea Crew, ah, ganda ng ano nila, run nila. From the bukas, bukas ang championship natin, Darkstar. Ano, Thunder Predator versus Green Sea Crew, best of 5, no? Oh, maganda laban yun. Yung Thunder Predator, as of late, maganda rin yung nagiging performance nila sa tournament na to. Pero tingnan natin kung, kung Queen Secret dito, kung sila pa ba yung King of NAs dito pagdating sa online tournaments, mga boss. Kung baka kung may Geek Fam na King of Online Tournament ngayon na nag-champion, meron din Queen Secret, di ba? Na sa NA region yung malakas. Mag-ibang region naman yun. Dito naman NA naman. Oo. So yun, mga boss, na pop. Okay, yung mga naghahanap nga pala ng real money betting site, ha? Punta lang po kayo sa phoenixbet.com and don't forget to use our code WXC. Ayan. So, kung may tanong mga kayo sa mga deposit, pwede, don't hesitate na i-PM nyo yung page ng Quinic. Meron naman isang representative naman na mag-assist sa inyo na kung meron kayong tanong about sa phoenixbet.com, mga boss. Pero ayan, kami ni Daddy A, magpapaalam muna. So, bukas ulit sa mga team po yan natin dyan, mga boss. Best of 5 OJ Dota Pit American Playoffs, and kami ni Daddy A magsa-sign up na muna, mga sir. Happy good morning, mga boss, and see you sa next stream.